Ayun, so magandang umaga sa inyo mga kalapatids. For today's video ay tatopic natin dun sa ating tips and tutorial yung mga nag-PM sa atin, no? Kung paano daw ba maiwasan ang sa mga ibo ng iwas tambay, no? Yan ang itatopic natin ngayon, pero for the meantime, time check muna tayo. Ayan. 8:30 in the morning. So, explain ko sa inyo mga kalapatids kung paano natin maiwasang tumamba yung ating mga ibon. Ayan. No, meron tayong ginagawang mga technique. No, doon na rin no, sa mga baguhan natin mga kalapatids para kung susundan nila ay magiging epektibo rin naman, no, dahil ito ay subuko na dun sa mga ginagawa ko noon pa. So, balikan ko kayo mga kalapatids. So, ayun na nga mga kalapatids, no. Ngayon, i-demo lang natin sa inyo yung kung paano maiwas tamba yung ating mga ibon, no, sa bubungan, no, dahil yan ang mga tanong ng nag-PPM sa atin ng mga kalapatids, no, yung mga masugid na nanonood, no, kahit papano doon sa ating mga tips o yung mga ginagawa nating video. So, isa sa mga ginagawa ko mga kalapatids ay pagkagaling na sa young bird, no, yung mga 2 months na mahigit yung ating mga ibon, doon ko na iniiba yung kanilang habit o yung ginagawa natin sa kanila, no. Kasi pag inakay pa sila, ginagawa natin, no, especially pag bago pa lang natin silang napaamo dito sa ating area, sa ating loo, ay pinakakain muna natin, no, especially yung mga young bird talaga, yung mga batang bata pa, para just in case na sumalpok sila dun sa mga marami, pag once na pinaikot natin sila, ay meron laman yung kanilang butchi at hindi sila ma-attract, no, doon sa mga kung saan man sila madapong lugar, no, o kung saan man sila sumama doon sa mga ibon, no. Meron laman yung kanilang butchi kasi yan ang kahinaan ng ating mga ibon, no, pag sila ay nakaramdam ng gutom at uhaw. Kaya kahit papaano pinakakain muna natin sila ng konti lang, yung sakto lang naman sa sila ay magkalaman yung kanilang butchi para hindi sila ma-attract. Nawas na kasi yung ibang mga boy dagit na tinatawag natin, yung nagkaka-interest sa mga ibon, yan, alam nila yung paano ang technique kung paano nila mahuli yung ating mga ibon, no. Iitsahan nila yan ng patoka, mostly bigas. At isa rin naman yan hindi maganda, no, sa kalusugan ng ating mga ibon. Pero remind ko lang sa inyo mga kalapatids, once na batang bata pa yung ating mga ibon, no, kung mga 1 month old lang mahigit, no, hanggat maaari ay huwag natin silang isama dun sa mga mature, medyo mature na nating ibon, no, pero still young bird pa rin. Kasi once na yan ay nag-raging at kasama yung ating mga batang ibon, no, na attract din na sumama, at yan ay lumayo dito sa ating vicinity, no, kahit mga 1 kilometers at napasama sa ibang ibon, malaki ang posibilidad na yan ay mahuli o mawala na sa atin, no. Mag-overfly na yan o ma-lossfly na yan, no. Yan ang karamihang sakit ng ating mga batang panshir, no, yung pagiging excited nila dahil napaamo nila yung kanilang mga inakay. So isasama nila dun sa kanilang mga matured na ibon. Kaya once na nag-ranging, o sinasabi nga natin nagdayo, yung mga matured nating ibon at humiwalay yung ating pinakabatang ibon na inaisama, no, yun ang possibility na mawala sila, no. Puti kung mabuti lang na meron mga kalapatids na makakahuli at ibabalik, no. Shoutouts dun sa mga ganong mga kalapatids natin, no, na nagbabalik nung kanilang mga naglo-look visit sa kanila at nahuhuli, ano. Shoutout nga pala sa mga batang kangkalo dyan, no, batang Malabo, no.
mga pansir ng Kangkalot, Malabon, yan, kila Bro Jojo ng Malabon, at mga batang Libis, Caloocan, dyan. Ganoon na rin, no, sa mga batang Antipolo. Sa mga KRPC member natin dyan, shoutout sa inyo, mga kalapatid, sa ating mga coordinator. So yan, mamaya-maya, papakita ko sa inyo, no, kung paano natin tinuturuan yung ating mga ibon. So, balikan ko kayo, mga kalapatid. So, ayun na nga, ano. I-release natin itong mga ibon na ito, no. Yung sinasabi ko, no, binabago natin yung habit ng ating mga ibon. Kung noon ay pinapakain muna natin sila bago ipaluplay. Para maiwasan natin yung tambay mood ng ating mga ibon, ang gagawin naman natin ngayon sa kanila ay hindi na muna natin sila pakakainin, ano, para mabilis silang pumasok. Pero titignan natin kung magre-raging sila dahil, ayan, mga kalapatid, masama ang panahon. Dahil mayroon daw parating na bagyo. So, try natin kung magre-raging sila at papakita din natin, no, kung paano natin sila mabilis mapapasok dahil dun sa sistema ang ginagawa natin na pagdapo nila at dun natin sila uli pakakainin. So, time check tayo. Ayan. Mag-aalas 9 na ng umaga. So, ipapaluplay natin sila. Pero itong isa ay hindi natin isasama. Yun, yung dulo. Yung inakay doon. Yan, 1.5. Ano pa lang yan? Month old. Yung anak ni Diesel. So, yan. Naka-ano na yan? Naka-club ring na yan ng ating SDR. So, ayan. Balikan ko kayo, mga kalapatids, para sa ating paluplay. So, ayan na, mga kalapatids, no, papaluplay na natin sila, no. Pero hindi natin isasama tong, yan, itong ating batang-batang ibon, no. Kasi pag yan ay napasama at nag-raging yung ating mga ibon, ay especially itong mga young bird natin, ay baka hindi na siya makabalik dito sa ating area, no. So, saka na natin siya isasama pag matured na siya, no, yung kaya niya nang sumabay. So, release na natin sila, mga kalapatids. Labas. Ayan. Pinaluplay na natin sila. Tignan natin kung magre-raging yung ating mga ibon. Kaya lang, napakasama ng panahon. Ayan. Dosing na lang muna, pinakawala natin. Ayan, ayan na sila. Yung ating mga ibon. Siya, hindi mo natin ito isinama. Ayan. Yung anak ni Diesel. At siguradong mahihirapan yan makasabay. So, alasan na yung mga ibon natin. Ayun na. Lumayo na, mga kalapatids. Yan na. Yan ang, yan ang ugali ng ating mga ibon. No? Nagre-raging yan. Pagka siguradong pinakawalan at mamaya-maya pa yan babalik. Nasaan na sila, mga kalapatids? So, ito muna natin puputulin muna sandali, mga kalapatids, dahil wala din siya din sa ating area. So, wala pa rin. Nagdalawang pangkat na naman sila. Ito yung iba. Yan, yan yung pito. So, gaya ng dati, meron na namang lumayo ng pagre-raging. No? Aanim pala sila. So, nagdalawang pangkat sila. Ito yung ating ibang ibon. No? Kababalik lang. So, time check tayo. Oh, 9:20 na. So, hantayin na lang natin, mga kalapatids, yung ibang kasama nila na dumating para pag tinawag natin sila ay mabilis silang pumasok, no? So, balikan ko kayo, mga kalapatids. Ayan na, nagdatingan na yung ating mga ibon. No,
nagsabay-sabay na rin silang dumating. Ayan. At meron nang nadapo sa yung iba, nadapo na sa bubong. Ayan, meron nang nakadapo dito yung unang batch. So, ito yung pangalawang batch na kararating lang dito sa ating area. Ayan. So, padadapuin lang natin tapos tatawagin na natin sila para kumain. Ayan. So, time check tayo. Ayan na, mag na 9:25 na. So, matagal-tagal din silang nawala. No? At sa palagay ko parang mga kulang-kulang isang oras din. Ayan. So, balikan ko kayo kalapatids para sila ay pakainin na, no? Papasukin na dito sa ating sa kanilang loob, no? Ayan. So, balikan ko kayo mga kalapatids. Yan, tignan ko pag ganyan ang ugali ng ating inakay. Mga kalapatids, huwag niyan makakawalan. No, siguradong lalayo yan dahil init na init, oh. Yan, kating-kati yan na lumabas. So, pag ganyan, kahit saan, sasama yan, sasalpok yan kung saan-saan. Ayan. So, yan mga kalapatids, balikan ko kayo para dapuin lang natin itong ating mga ibon. So, ayan mga kalapatids, no, akala ko kanina ay dadapo na sila. Ay, nag-raging pa uli. Ayan. Akala ko ay, ito iba ngayon lang dumarating, ayan. Akala ko ay padapo na kaya nag-ready na tayo pero nung nagsama-sama sila tumaas na naman at nawala. So ayan yung ating mga ibon ngayon lang nagdatingin uli. Ayan, ngayon lang sila dumating uli. Ayan, sigurado ay dadapo na yan, no? Time check muna tayo. Ayan, 9:37 na, 35. So, ngayon pa lang uli sila dadapo. Ayan, tawagin na natin sila. Sa tingin ko ay may kulang pa ito na mga hindi tatlo, apat. Ayan, kasi nagpakawala tayo ng ating mga veteranong ibon para pang tawag sa kanila. So, yan, 15 na sila pero sa tingin ko ay may kulang pa ito. No, meron pang nasa galaan. Ibon natin, yan. So, yan, balikan ko kayo mga kalapatids para pababae na sila. Ayan, yung apat natin mga kalapatids, ngayon lang dumating. Yan. Talagang ready na sila for ano na self-toss. Ayan o. Kaya hindi mo na tayo nagpakain. Kaya sabi ko kulang eh. Kulang ng apat. Sana naman nagpunta. Nagdayo na naman. Ayan. At naiingganyo tayo na talagang mapilitan. Ayan. Naitos na sila. Naghahanap na to ng tos. Ayan. Kaya hindi muna tayo nagpakain para sabay-sabay. No. So, yan lang muna mga kalapatids. Papakain na tayo. So, yan na nga mga kalapatids. Oh. Pasok na silang lahat. At sabay-sabay na silang kumain. Ayan. So, yan ang ating ginagawa sa ating mga young bird. Ayan. So, time check tayo. Ayan. 9:45 na. Mag-aalas 10 na. So, yan lamang pong ating video ngayon. Sa araw na ito mga kalapatids at nawa ay patuloy yung ating sinasabi nga po ay patuloy na pananalangin sa ating Diyos.
no, na tayo ay magkaisa sa pananalangin para tuloy-tuluyan na nga na bumaba itong kaso ng COVID, ano? At sana bago mag-Christmas ay maayos na ang lahat, no? In God's will, ano? So, yan lamang po mga kalapatid, at ingat po tayo dahil may bagyo, maambo na nga. So, God bless at ingat sa lahat.